So yun na nga guys, actually may comment pa pala si Sir. So basahin po uli natin second comment niya. Hindi daw lahat na i-invite nyo or tinutulungan nyo nagiging successful. Make it reality. Yung kapani-paniwala naman, wala na bang totoo dyan? Aba, si Sir, grabe. Gina G! Hype na hype daw tayo. So anyway guys, ulitin ko po, no, sa unang video ko, naipaliwanan ko po yung aking sagot doon sa kauna niyang tanong. Pero totoo po yun, hindi po lahat agad. Yun po yung word, hindi po lahat agad nagiging successful. Kahit saan po kayong career or pasukin na source of income, hindi po agad instant ang isang bagay para kumita o maging successful ka. Okay? So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano po nangyayari siya sabi nila na tawag dito, kumikita daw agad. Diba? O natutulungan daw ba agad system namin sa front row, no? So, ito po yung account mo, from you. Meron kang left and right. So, napaka-simple lang ng aming marketing plan, no? Para at least maintindihan nyo, is a binary system, left and right lang naman. So, ngayon, ito po yung left side mo, ito yung right side mo. Right? Yan. So, yan yung left and right mo. So, from you, ikaw po ito. Yan. You. Yan. Ikaw po yan. Ito yung friend A mo. Ito yung friend B. Okay, first question. What if hindi natin tinulungan yung members, hindi natin tinulungan tong taong to si A at si B kumita ng pera? So, technically, ikaw as a member, wala ka din kita. Tama po ba? Pero pag tinulungan natin kumita si A at si B, kikita ka din. Tama po ba? Okay. So madaling sabi, pag tinulungan natin maging successful si A at si B, maging successful din si you, ikaw. Nauunawa na po ba? So, ibig sabihin, ang kumikita po, wala po sa itaas. Ang kumikita po ay nasa ilalim. So, kung ano man ang meron po kami today, kung ano pong nakikita nyo po sa amin, especially sa mga videos ko dito, hindi po yan swerte. Hindi po yan tsamba. At lalong-lalong na hindi po yan ang pinananunan sa loto. Diba? Ang goal po namin, matulungan yung mga members under my organization. Kasi kung hindi sila kikita, napakasimple po ng sagot. Pag di sila umita, hindi rin po kami kikita. Okay? So, ang success po, hindi po instant. Ang problem, a lot of people today, ang problem is ano, gusto ho nila agad yung success na mabilis. Hype na hype and everything. Actually, yung pinost ko naman video ko saan ka nag-comment, sir, and sa lahat na nakita nito, pinapakita ko lang na isa sa marami kong na-refer, ang pangalan niya, Jeff. Meron din po siyang ginawang, meron akong nagawang video para sa kanya, si Jeff. Na-refer ko po ito sa business and actually nag-PM lang siya sa akin para malaman kung ano ba yung front row about the Lux White, Lux Slim and everything about sa front row. Nung pinaliwanag ko sa kanya, he is working around 10 years na mahigit sa gantong sa trabaho niya. So 10 years siya nagtrabaho and sadly, medyo nalungkot ako sa tao to kasi nung 10 years daw, wala pa daw sa sariling ipon. So pinaliwanag ko, sabi ko sa kanya, I'm not promising you na 1 to 2 years, magiging mayaman ka na, 3 years, successful ka na. I'm promising you one thing, na from hindi okay, go-goal natin maging okay yung mangyayari sa'yo dito. So, after 2 to 3 years doing this kind of business, siya po yung isang mga napakadami kong natulungan sa ganitong klaseng business natin. No? So, 2021, mas marami pa po kaming i-goal na matulungan at magbago rin ang buhay sa negosyo nito. It takes time. Hindi po siya agad success na bukas yan agad. So, may proseso po yan. Kung ang isang buntis nga eh, 9 months may nagbubuntis ang anak niya. Hindi naman pwedeng 6 months, gusto ko na makita anak ko, labas ka na. Kulang sa buwan. Tama? Hindi naman pwede paglabas ng bata, paglabas sa nanay niya, di ba? Naglalakad na. Tumatakbo na. Pag tumakbo yun, tumakbo ka. So, I'm just saying this about sa ganitong business, hindi po siya pabilisan. Sa negosyo po, kahit saan pong negosyo, matira mayaman. Ang successful, dapat hindi instant. Wala pong instant na success. Karamihan po kasi sa atin ngayon is sabi na, sige, kung totoo yan, di ba? Pag hindi ako nagkakotse, 6 months, pag wala akong kotse, ayoko na. 1 year, pag di ako naging mayaman, ayoko. Naging unfair. Naging unfair saan? Sa proseso. Kasi everything in life may gestation. Ano yung gestation? Period of development. Lahat ng bagay may proseso. Sa labas, pwede. 6 months, pwede kang umaman. 7th month, kulong ka na. Diba? So, sa akin, first things first, sa ngayon business, magpipili ka ng negosyo, especially MLM, alamin mo muna yung produkto, kung ito tangible at movable. Pangalawa, yung may-ari, kung sino ba sila. Pangatlo, yung siyempre yung kitaan. Kung wala naman din kitaan, sayang lang din kung magninegoso ka. At ang napaka, wala ka naman palang kikitain. So again guys, ang success para sa akin, hindi yung successful ka pag may pera ka. Successful ka, maraming bagay at maraming aspeto ang success. Ang success para sa akin today is marami ako natulungan maging successful sa ginagawa ko.
Kasi what I have today, yung knowledge, yung skill set, lahat marami. Pwede ko siyang gamitin. Pag ninegosyo ko sa labas, pwede akong magtayo ng restaurant, pwede akong magtayo ng traditional business. I can be successful, pero mas pipiliin ko maging successful sa MLM. Why? Kasi sa labas, successful ako, ang kaya ko lang iangat, yung pamilya ko, yung asawa ko, yun lang, limitado lang. Pero sa negosyo natin, sa front row, ang success ko dito, kaya kong isama yung success ng tao at yung pamilya nila. Kaya mas pipiliin kong maging successful dito. So again guys, maraming salamat sa nanood. Sana makapag-follow ka para at least may mga tips and advice ka rin. Thank you guys. Comment na rin kung meron ka mga question and concern. Thank you.